ito. At ito pong pagdinig ngayong araw na ito bilang pagdalang po sa ating bisita, sapagkat ito po ay tinuturing po namin makasaysayan na maging bisita po ang isang ginagalang pong naging Senate President at parte po ng kasaysayan ng ilang bayang Pilipinas. Ang ating pong pagdinig ngayon ay kinukonvert po natin na isang meeting. Ito po ay napakahalaga na pag-usapan po natin ang mga bagay na wala po tayong no holds barred, sabi nga nila. Dahil ito pong pagkakataon na to, hindi na po natin to maaasahang maulit pa na ang ating pong panauhin sa kanyang mga bibig, sa kanyang pong personal na paniniwala. Inuulit ko po kanina po sa kanyang panimulang salita, kanya pong sinabi na nandito po siya bilang hindi po bilang legal counsel ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kundi sa kanya pong personal na kakayahan. Ang kanya pong sasabihin ay kanyang personal na opinyon. At kaya po, mga mahal kong bisita natin ngayon at yung ating pong mga nanonood at kasama po sa media, isa po itong makasaysayang pag-uusap, meeting. Kaya po, kung wala pong tututol, ipapapatuloy na po natin, magtatanong na po ang ating mga mahal na senador sa ating pong bisita upang magkaroon po tayo ng tinatawag po natin progresibong talakayan. Maraming salamat po. Meron po kayong gustong sabihin, mahal na senador Chinggo Estrada, ang dugo ng masa, tagapagtanggol ng ating mga kasambahay at ngayon, pati caregivers. Ako na po na magsasalita eh. Kanina pa ako dito nag-aantay. Oh, no holds barred ba ka mo ang gusto mo? No holds barred na tala ka yan. Pwede naman kita magbigyan eh. Tuturuan ko kayo. Okay? Pero, isa lang ang masasabi ko. Eh, baka kayo wala na dito sa mundo, ako nandito pa rin. Okay, gusto niyo ba ng kasaysayan? O, anong unahin natin? Kasaysayan ni Eva Tadan. Eh, andun ako. Ako nag-alaga sa kanila. Eh, nung nangyari yun, eh, nagkaanak sila si Kenneth Abel, eh, nagpatayan pa nga, eh, hindi ko maawat. Oh, tapos biglang nangyari yung kay Noah, eh, yung kay Noah na, buti na lang, hindi ako nakapasok sa barko, pero marunong ako lumangoy. Akalaan nyo ba yun eh, tagal ko din na ano, palutang-lutang lang ako, floating lang eh, buti na lang ang baga ko eh, malakas. Ha? Naiintindihan nyo ba? O anong gusto nyo gawin ngayon dito sa Senado? Saglit yung laway ko tumutulok, kailangan ko magpahid. Ayan, papahiram ko muna po. Okay, ako na inatanda eh, pero baka kahimaw na pa sa akin. Ayan, sige, pinunasan ko lang ha. Wala naman si Pun dyan eh, plema lang yan. O ano, tutuloy ko na ba yung kwento? O gusto nyo, pangaralan ko kayo dito sa Senado. Eh, dapat kayo hindi nanalo eh, mga hindi nga kayo natuto eh. Ngayon pala kayo mag-aaral, pero kumandidato kayo. Eh, mali yung ganyan. Dapat natuto muna kayo. Ha? O, ano pang gusto nyo sabihin ko sa inyo, mga pagkakamali nyo, babasahin ko isa-isa. Ha? O, huwag kayong mag-grandstanding dito sa Senado. Yun lang ang masabi ko.